Kung tanungin natin yung DOJ patungkol dito sa lumalabas na parang reward, sir, pwede po kayo matanong? DOJ? DOJ, you have the floor. Good afternoon, Mr. Chair, Your Honors. Para lang po ito sa kaalaman po ng ating ng taong bayan. Opo. Yung po bang mga reward na yan, pwede po ba yan sa taong hindi pa napapatunayan na nagkasala? Pwede po ba yan? Your Honors, for the DOJ, number one, I would like first to reiterate the DOJ's full support in the Senate inquiry in the EDOM legislation insofar as this hearing is concerned. And we manifest our cooperation also in the hearings. Dahil pang intro! The hearings that this committee will call for. Insofar as the issue of reward, Your Honor, I believe the BNP is in the best position to answer that issue because it is the policy of the BNP to provide for rewards if their policy allows the same, Your Honor. Because for the DOJ, Your Honor, we don't espouse for the reward for attorney, what Senator Rubino Padilla is trying to get an opinion from you is it legal? Legal kaya ito? Ang dami yung kasi ng intro eh. Intro pa ng intro, hindi na lang sagutin. Legal ba yan o hindi? Konti sa isang tao na wanted pa lang, hindi pa konbiktado. Yan yung sigurong punto na gusto niya yung tanong. Is it legal? For the DOJ, Your Honor, since that is not covered by the request submitted by this Honorable Committee to the Office, I would render opinion in my personal capacity as a lawyer and not of the Department of Justice. So far, Your Honor, insofar as reward is concerned, I am not familiar with any law or policy that requires a reward insofar as fugitives are concerned. Maybe, as I've said earlier, the PNP has a policy of allowing rewards per fugitives from justice, Your Honor. Pangulo, Yari ka. Sumable ka dyan. Tingnan natin ang sagot. Uy, pasok. Ba't ayaw? Ibig pong sabihin, yes. Pwede po bang sundan po ito ng human rights? Sir, attorney, paano po yan? Yung pong bounty para sa taong hindi pa napapatunayan ng hukuman na nagkasala, ito po ba ay legal? Opo, ito po ba ay hindi sumasalungat sa human rights ng isang tao? Yeah, you have the floor, Chairman. Maraming salamat po. Sa akin pong pagkakaalam, wala rin pong international standards tungkol na tumutugon doon sa kanyo pong katanungan tungkol sa pagkatalaga ng bounty. Sa inyo pong palagay, opo, sa inyo pong palagay, bilang kayo po ang tumatayo sa human rights, katulad po noon, ano, ang linaw po ng ating konstitusyon, kasi nasabi po niya, ano, Bill of Rights natin, ang due process, sa tingin niyo po ba kapag ka naglabas tayo ng bounty, nawawala po ba yung due process? Kasi halimbawa, kahit sino po ba, halimbawa, makita mo dyan yung wanted na tao, alam mong merong 10 milyong piso, ano man ang nangyari dyan? Sabihin, hinuli mo, o pumalag, o ano nangyari? Paano po yon? Ano ang katayuan po ng human rights dyan? Well, estratehiya po yan siguro ng law enforcement, yung pagkatalaga ng bounty. Pero, wala naman ho ako nakikitang paglabag sa karapatan dito sapagkat kung ang isang tao ay lumabag at kailangan ipasa ilalim sa hukuman, kailangan ho siyang arestuhin. Upang maging epektibo, ginagawa ho ng ating law enforcement yung ganitong pamamaraan upang ma-aresto yung tao at maisalang sa proseso ng ustisya. Sasabi niyo po ba, attorney, na hindi naman nagkukulang ang konstitusyon natin sa usapin na ito? Kasi ang konstitusyon natin, sinasabi, kailangan may due process. Kapag kasinabi natin due process, dumaan sa hukuman, dumaan sa paglilitis. Ito po, wala pa pong naglilitis. Ito po ay... Yari ka, no?
Merong tinatawag na sinermonang ka. Hindi, pero hindi naman siya nang ano, no? Pero sermonado ka dyan. Ayon sa ating batas, ayon sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla, hanggang hindi pa ho nalilitis, hindi pa ho guilty, yan po inosente na. Eh bakit nyo bibigyan ng reward? O, di ba? Eh yung mga nagsasabi na si Senator Robin Padilla, artista lang. Eh dito, suplak na suplak yung abogado. Abogado ba ito? Oh, abogado yung ano eh, yung CHR eh. Usapin lamang na hinihingi natin na magkaroon pa lang ng paglilitis. Wala pa pong napapatunayan na merong may kasalanan. Opo. Ano lang po, honest opinion lang po, attorney. Sa katunayan po, yung pong proseso ng pag-aresto ng isang nasasakdal sa hukuman, isang parte ho ng due process po yan upang siya'y tumugon doon sa inaakusa sa kanya. Sapagkat kung wala ho yun, hindi siya haharap sa husgado, hindi ho gugulong yung hustisya. At ito ho yung ginagarantiya ng ating saligang batas upang magkaroon ng due process ang isang taong naakusahan ng krimen. Oh, napakaganda po. Eh, paano po kaya yung sinasabi ni Attorney Turion kanina? Yung pong isang... Grabe na. Ang galing eh. Respectful pa eh. Napakaganda po. Pero paano yung sinasabi ni Attorney Turion? Na ayon sa ating batas, bawal tumanggap. Tandaan ninyo ha, yung sinabi dun sa ano, bawal tumanggap. Hindi lang ng regalo or anything that would something to do with operation of the government. Matindi yun. Ang dalawang option ng isang taong may warrant of arrest. Yung una po ay pwede siyang sumurrender. Oh. Pangalawa, kailangan niya talagang patunayan na wala siyang kasalanan. Kailangan meron po talagang probable cause. Ano po bang palagay niyo po doon? Yung pong binanggit ho ni Attorney Torion na ito ho yung mga remedyo na available ho sa isang mga sa isang tao. Remedyo ho ito sa batas. Aba, hindi po ito due process. Hindi po ito due parte process. Parte ho ng due process parin, actually parin. Yung mga remedies available to the accused. So kasama ho dyan yung pag-post ng bail, pag-surrender at pag-post ng bail. At isa hong sa mga remedyong yan, yung binanggit niya, to question the validity of the warrant na ginawa na ho ng mga ilang mga naging akusado ng mga nakaraang panahon. Okay, maraming salamat po. Oh, di the validate. Na-validate yung sinasabi ni Attorney Torion. Di ba? Na-validate yung sinasabi niya na there are other option, yung pa there of pa. Di ba? Totoo. Oh. Para, as in, diniin ni Senator Robin. Hindi, baka kasi sasabihin na naman ng mga katulad ng isang blagger-blaggera na si Mike Tae. Sasabihin niya, ba't pa inulit? Sinabi na nga, inulit pa. Gagano-gano na naman yan. Gagano-gano. Hindi, kasi sabi niya, bakla daw ako, tinitingnan ko yung lips niya. Ha? Di ba? Sabi niya, bakla ako. Eh, ako pa yung bakla, ikaw ang gumaganong-ganon habang dinidiscuss mo si Robin. Gumaganong-ganon ka. Tapos ako yung naging bakla. Kakaiba ka talaga Mike Tae. Tuloy natin. Ayan, ha? So, naidiin tuloy. Inulit tuloy ni Senator Robin. Pinadiin lang niya kasi baka sabihin ng iba. Si Attorney Torion niya, naturalmente, sasabihin niya yan. Di ba? Ang sinasabi ngayon ni Senator Robin, oh, ikaw nga, si HR, nasa gitna ka. Tama ba yung sinasabi ni Torion na may other option? Ano sabi niya? Actually, oo eh. Oh, meron pa bang option? Oh. Ibig sabihin, it was validated because of the question of Senator Robin Padilla. Oh, di ba? Tama, mali. Oh, galing ni Senator Robin Padilla dito. Sasabihin na naman ng ano dyan. Mm. Bakit inulit-ulit ni Senator Robin? Alam mo, kursunada. Ewan ko ha. Kursunada niyang banatan si Senator Robin. Yung blagger-blaggera na si, ano, no? Attorney Turion, Chairman.
Yes, Attorney. Ang sa amin lang po, kung hindi po ako nagkakamali, ilang interviews na pong nangyari dito. Yung pagdetermina po ng most wanted person, covered din 'yon ng NAPOLCO Memorandum Circular. Nasabi ko na 'yan, NAPOLCO Memorandum Circular number 2019-063 as amended by NAPOLCO Memorandum Circular 22-028. May mga parameters po under the 2022 parameters po. Kailangan na i-consider ng Committee on Wanted Persons. May Committee on Wanted Persons po. Hindi po isang tao lang ang magdetermina na itong tao na ito ay most wanted person or top 10 most wanted person. Sa kanila mismong memorandum circular, may mga parameters. Number one, gravity of the crime committed. Whether or not the crime is heinous, whether or not the crime is sensational, there are at least two victims. Second, notoriety of the accused. Hindi rin mag-fall dito si Pastor Apollo Sikibuloy kasi one of the requirements is that the accused is a habitual delinquent or recidivist. First kaso naman ito, first warrant naman ito ni Pastor Apollo Sikibuloy. How can he be considered as a habitual delinquent? Third, grabe, the position of the accused in the crime organization or syndicate. Si Pastor po ay pastor. Hindi po siya nag-lead ng sindikato or crime organization. Fourth, his crime group scope of operation. Galing yan sa NAPOLCOM, ha? Yung binabasa niya, no? NAPOLCOM memorandum yan. Ibig sabihin, yan yung dapat i-consider na mga most wanted. Dinidesisyonan hindi lang ng iisang tao, kundi ng mga kasamahan niya sa NAPOLCOM. Ito yung definition ng mga wanted na kine-question nitong mga taga-KOJC na bakit bibigyan ng bounty ng 10 million. Yun yung issue dito, yung kine-question yung bounty. At pinapaliwanag ni Atty. Torion, ito yung mga requirements na NAPOLCOM mismo ang gumawa. Hindi gawa ito ng KOJC, hindi gawa ito ng kusino man, NAPOLCOM, which is nandun na ang nasa ilalim ay kapulisan. Patay tayo dyan. And impact to security, peace and order in the area. Ang ganda po ng impact po ni Pastor Apollo Sikibuloy sa society. May Children's Joy Foundation. He has been awarded many awards by different awarding bodies. So, dito po sa Memorandum Circular number 22. Sabi tuloy nito isa, sana manalo uli si Senator Batot, Senator Bongo at Senator Robin. Ako, hindi, si Senator Robin pala sa susunod pa. Ako talaga, ikakampanya ko yan si Senator Bato, si Senator Bongo, at si Senator Robin. Sang lubos ng makakaya ko, ikakampanya ko sila. Kasi wala, yan na lang natitira natin. Yung isa bumalimbing na eh. Wala na, balimbing na eh. Diba? The 038 ng NAPOLCO mismo, hindi siya mag-comply na makonsider kasi nga hindi, wala doon sa parameters. And then in addition, yung pag-announce kasi ni Secretary Abalos na tumanggap daw siya ng pera from private persons, halos po ako mahulog sa bangko. Oo. Kasi if you will read Republic Act 6713, Section 7D, klaro po sak-sak na swak. Para hindi po ako magkamali, basahin ko na po. Ako, patay tayo dyan. Ang sabi po dito, solicitation or acceptance of gifts. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value. Anything of monetary value from any person in the course... Atty. Torion, what about Ferrari? Kasi may kilala ako, Mayor eh. Binigyan daw siya ng Ferrari. Proud pa siya. Ay, naka naman. Bayan ko nga naman. Sa Japan yan, nag-resign na yan. Eh, yung isang mayor, proud pa. Binigyan ng Ferrari. Pantakin mo ha, sa Senado niya sinabi. Walang pumuna sa kanya. Ayop yan. Of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Question, legal question. Can the DILG secretary do that? Operation of the office. Alinaw na, ha? Yung law na yon. Even on the operation of the office. Kasama po ba yung pag-ooperate ng opisina ng PNP o ng DILG na hulihin si Pastor Kibuloy? Kasama. Ano sabi ng batas? Bawal. Ano tuloy? Of course not. Why? Because he is a public official and he is not supposed to solicit or accept. Sandali!
Antahin nyo. Hihirit na naman si Tori dyan. Hihirit na naman si Tori. Relax lang kayo. Sabi niya, hindi pa pwede ito. Tuwing nagbabasa si Attorney Torion, hihirit din ako. Parang gusto ko na mag-ending. Parang gusto ko na ako mag-exit. Pero hihirit pa siya dyan eh. Antayin nyo, hihirit pa siya. Except anything of monetary value. Eh yung pera, monetary value po yun. From any person in the course of their official duty. What is his duty? He has supervision over the PNP. Oh. And the PNP secretary now accept money. E paano kung ang pera na yan galing sa sindikato? O yung pera na yan, galing sa isang tao na gusto siya tulungan para magisang senador at saka meron itong tao na ito, mga transaksyon sa DILG, mga kontrata for instance. And that is the reason why Republic Act 6713 is very strict on the matter. There are even Supreme Court decisions which mandate public officials to remember always that public office is a public trust. Even if you trust a certain person, ito daw MC, ewan ko lang kung sino yung MC na yan, na allegedly nagbigay daw kung sino yan siya. Eh, baka naman, baka itong tao na ito, very controversial. Baka naman ito, may mga past, questionable acts. Eh, ang ginawang, dahil sa ginawa na ito, naging parang shoot to kill na. Invitation to everyone to kill my client, and that is a gross violation of the law. Kung tingnan mo yung pinaka-latest nila, antayin nyo yung counter-argument ni Tore. The best yung counter-argument ni Tore dito. The best, parang pinag-aralan talaga. Na mga most wanted person, number one po si Sahiron. Convicted siya for various terroristic acts, kidnapping, murder, etc. Convicted na po, 7.5 million lang. Ano bang nandun kay Pastor Apollo Sikibuloy at hinigitan pa 10 million pa from private persons? Convicted na yun ha. Terrorist convicted na yun ha. 7.5. Si Pastor Kibuloy 10 million. Hindi pa convicted. Ganun katindi. Ganun kadesperado ang gobyerno na mahuli si Pastor Kibuloy. And that is why it is illegal on any views that you may ask from. Eh kaya nga wala silang answer dyan sir eh. Kasi talagang illegal po yan. I hope that in the next hearing, Secretary Abalos can answer your questions. Yan! Palakpakan! Senator ba to? Aasahan namin ha. Baka mamaya magpapalusot to si Abalos. Pag nagpalusot to at ayaw umatid, gayahin niyo yung ginagawa ni Untiveros. Ipa-aresto ninyo. Diba si Untiveros pag hindi umatid, pinapa-aresto? So sir, pagka hindi umaten si Abalos, pa-arresto inyo ha. Kumsek, again, I'm reminding you to invite Secretary Abalos sa the next hearing. And follow up mo, next hearing. Yeah, go ahead, General Torre. Mr. Sir. Yan na. Yan yung counter-argument ni General Torre. Everyone, listen! Ito na ang counter-argument niya. Tingnan niyo yung counter-argument ni General Torre. Tingnan ninyo! If I may respectfully request, before continuing on the discussion on the 10 million reward offered by the PNP for the information leading to the arrest of Pastor Kibuloy, if I may respectfully suggest that we also discuss in tandem the 20 million peso reward offered by KOJC as announced by the good CEO Nelida Lizada, sir. Confident pa siya. Confident pa siya. Sabi niya, sir, if we're discussing sa 10 million, can we also discuss the 20 million? Announced by the CEO of KOJC. Nako, grabe, Tore. What happened to you? Really? What happened to you? The Kingdom of Jesus Christ for the information on the identity. Napapailing na yung mga tao sa likod niya. Sabi siguro. Tore, public official. Yung batas na yun para sa public official. Tore, hindi sa private citizen. Of the person who provided this 10 million. And 2 days ago, what was said actually is they want information as to those people they accuse of plotting to kill
the fugitive Mr. Apollo Quiboloy. So if I may suggest, reiterate the suggestion that in discussing the 10 million peso reward of that the DILG had announced offering. No wonder ganyan na nangyari sa Quezon City. Ganito yung chief of police niyo. Bakit? Kayo rin naman eh. Nagbigay kayo, nag-award na reward kayo ng 20 million. So kami hindi pwede, kayo pwede. Oh my God. Lahat ng banatero siguro alam ang sagot eh. It to people who will give information leading to the arrest of Mr. Quiboloy. We also discussed the 20 million peso reward offered by the KOJC as announced by our resource person, the CEO of Kingdom of Jesus Christ, Ms. Nelida Lizada. It is now available on the internet, sir. Yes, thank you, sir. If I may answer, Your Honor, if I may enlighten the good general, the clear differentiation. May I enlighten the good general? Bakit? Madilim ba, sir? Madilim? Atoritoryo, madilim? Ba't nyo kailangan enlighten? Between a public officer and a private individual. Secretary Abalos is a public officer and therefore he is governed under Republic Act 6713. KOJC is a private organization and therefore it cannot be governed by Republic Act 6713, especially in the case, Your Honor, that there is gross violation of the law being committed by the highest officer who is supposed. Ano kaya itsura ni Tori habang pinakikinggan niya to? Ay, oo nga. Ay, oo nga. Pang public officer lang, pag public, ano lang pala yun? Grabe. Hindi, ako hindi po ako matalino, ha? At hindi po ako general. Pero alam ko po yun eh. Bawal talaga sa public official o any public government official, bawal po yung tumanggap. Pero pag ikaw private citizen ka, pwede nga tumanggap. Kung gusto mo magka-raptor, walang problema. Di ba? Oh. Halimbawa, si Jay Guevara, binigyan natin laptop. Walang problema yun. Bakit? Private citizen si Jay Guevara, pwede nyo ba i-demanda yan ng Republic? Akak-akak-akak niya? Private citizen yun eh. Wala kayong pakialam kung bigyan ko yan. Pero pag binigyan ko ng laptop si Senator Bato, aba, bawal yun. Di ba? Kasi public official si Senator Bato, ganun lang kasimple yun. Yun na sinasabi ng batas. Bawal ka magbigay, bawal tumanggap ang public official. Kasama na dyan si DILG Secretary Abalos. Pambihira, oo. Pambihira ka naman, Tore. Hindi ko talaga magets. Hindi ko magets, pero ang dali nung logic na yun, hindi naintindihan. Di ba? To implement all laws concerning interior and local government matters. That is an illegal act, Your Honor, and therefore it is within the right of a private organization to raise money to identify this particular person who raised money in order for Pastor Apollo Quiboloy to be arrested, because it is illegal for any government officer to accept money from private persons, Your Honor. So if the person, if KOJC would react, can he cite a law that we violated? Your Honor, I did. Ken, sige nga. Are you a lawyer? Can you cite a law na bawal yun? Yung ginawa namin? Sige, cite a law. I did not know when that was actually decided by the KOJC. I only learned it thereafter. But when I assessed, wala naman silang batas na nilabag. Yun sila kasi, governed sila ng Republic Act 6713. Public official sila. Hindi nila pwede i-apply yung RA 6713 sa private persons. Yun lang po. Thank you. And to add to that, no, the money that is being offered as a reward to the PNP's most wanted criminals, sabi mo nga kayo, number one dyan si Radulan Sahiron, it is not coming from private individuals. Sa gobyerno it comes po from Dagaa. The fund is coming from Dagaa. Government, yes, money yan. Hindi yan private money coming from private individuals.
So, ito nga, si Radulan Saheron na napakaraming pinatay through his terrorism acts. Ang daming napatay ito na mga tao, ang daming na-kidnap. We expect na sana yung mga tao rin na concerned sa terrorism ay mag-contribute din ng pera, no? Para lalaki yung reward kay Radulan Saheron. E bakit na po, mas marami pa atang nag-volunteer ng pera para mahuli si Pastor Kibuloy per Secretary Abalos, 10 million coming from private individuals. So, yun, ang pera na yan is nanggagaling sa gobyerno, hindi from private individuals. You want to say something from this side? Ang ganda ng paliwanag ni Bato doon. Yung doon sa isang terorista, yung reward na yon galing sa gobyerno, kaya hindi bawal. Ang bawal ay ang public official tumanggap mula sa private citizen. Doon nagkamali si Abalos. Kasi in-announce ni Abalos na galing yan sa private citizen, which is bawal according to the law. So pinapaliwanag ni Bato, pinagkaiba. Senator Bato, durog na nga si Tore doon sa explanation ni Atty. Torion. Idinikdik mo pa? Idinikdik mo pa talaga? Masama ka rin, Senator Bato. Pahiya na nga yung tao doon, dinikdik mo pa.